Oh, speaking of mahiwagang notebook, makagamit na ulit dahil ready na tayo sa ating draft pick para sa RQ Hoshi and Onyx Esports. This is game number 2. At kung kanina, RRQ, binaliktad nila yung laban, for Onyx, babalik na rin din nila yung positioning in terms of the places. Sila ngayon ang nasa blue side. Red side naman ang RRQ Hoshi. RRQ pa ang nagbanang Fredrin na ginamit nila. Alam nila na may possibility na gamitin to ni Kyrie. And they don't want that to happen. Ayaw nila na kalabanin yung Fredrin na ginamit nila kanina na talagang alam naman nila yung threat eh. Alam nila kung gaano kahirap kalaban ng Fred. So tanggalin na lang natin. Pero dahil dito sa sitwasyong to na first pick ang Onyx, curious ako, Chantel, kung ano yung kukunin. Eve nga ba? Kasi, di ba, yun yung isa sa mga keys to victory. Yep. Nagawa siya ng RRQ, kaya sila nanalo dun sa game 1. Pero sila nagbanan. Narinig tayo from Jakarta, Indonesia. Bilis ah. Walang mag-Eve. Ang bilis ah. Oo, walang mag-Eve. Muna ang bilis. Fast response ah. Well, kung pag-aagawan lang din naman, mabuti na lang wag na lang. Tanggalin na lang, ha? Tanggalin na lang natin. Ngayon tayo magkasubukan kung anong mage ang ilalabas ng dalawang teams natin for this game. Now, binan ng RRQ din yung 1-1. Parang matik na nahilid. Matik na yun eh. Hindi na talaga ma-open si 1-1 lalo na sa mga gantong kadelikado at kabigat na mga games. Pagdating kasi sa late game at lumipad. Oh, nice ko talagang lumipad, nice boss. Nice kong lumipad. Oo. Oh. Shoutout nga din pala sa mga Pilipinong lumipad. Ay, oo, doon na nasa sa Jakarta. Venue. Yes. Grabe, sobrang laki ng dedication nyo para doon sa ating mga teams na naglalaro. Isipin mo hindi sila satisfied na manunood lang sila sa bahay, sa watch party. Lipad talaga kung lipad. Oh, tinama si Manjin, tsaka si OSX. Oh, ando na. Satisfied sumayaw dun eh. Eh ngayon, walang PH team. Hindi natin sila makikita. Ano kaya? Oh. Sa mga natatanong pala dyan, guys, ang next natin match would be Echo at ang kalaban nito. Oh, yung winner dito. So, maaaring magtapat ulit si Kyrie tsaka si Carl TZ if Onyx secures the series. Pero kung hindi, rematch ang mga parang ano, RRQ. Albert versus ano naman. Kaya, no? Si Albert tsaka si Carl TZ. Pwedeng assassin din. Grabe yung mga storylines pala ng mga natitira nating teams na nag-aantay. Pero ngayon maririnig natin. Saka na si Kari and Hilda. Taste of your own medicine. Ang sagot dito ng RRQ. And sobrang taas ng winning percentage, by the way, ng Kari. Even once na na-open siya, automatically there are teams as well na pinaprioritize siya even on the blue side. Pero ayan, Faramis ang uunahin. Ito yung mga channeling our inner Predixie Diaz. Predixie. Parang magtatank na yata sila sa tingin ko pwedeng kumuha ng roam kasi mid lane nga. Ang basa ko naman dito, assassin pa rin jungle ni Kyrie. Kasi pag nagtank jungle siya, mapupunit siya sa sa Kyrie. So kailangan niya ng mobility. Maaring maghayabusa ulit. Malaki yung chance maghayabusa sila. Tapos kuha na lang sila ng XP laner katulad ng Lapu-Lapu or Yuzong na isa sa mga binan kanina. They will go for the Grok and the Beatrix. Agaw doon sa hero ni Skylar. This time, nasa side na to ng Onyx. Ang kinaganda naman ngayon sa pagkakakuha nilang Grok, remember na nagkaroon sila ng laban kung saan minsan na gumagamit ng Grok ay si Bots, minsan din ay si Kiboy. So, flex pick pa to actually kasi super alam nung dalawang players na nabanggit natin ang pagkakagamit ng gantong klase ng hero. Depende pa yun sa mga next na magiging heroes na pipiliin. No, RQ now, kinuha nila ang Valentina. This could be a hero for Aspos 4. Pwede rin gamitin Albert, pero hindi pa sila nagva-Valentina for Albert. Oo nga eh. Parang medyo alam mo na mapupunta to kay mapupunta to kay Clay. Pero may chance pa rin naman. So, wala mo surprise play, no? Oo, pwedeng surprise play. Kasi kailangan na nilang kumuha ng match point eh. Pang match point na to eh. Pag nanalo ang RRQ dito sa game na to, isa na lang. Rekta na sila at mag-a-advance. Makakalaban ulit nila ang Echo. Tapos malalaglag nila yung Onyx, which is currently the defending champions doon sa MPL Indonesia. Tingnan natin kung ano ang isasagot. It's going to be Cho. So sabi nila, tanggalin natin yung mga pwedeng post 5. I-force natin na papunta kay Kiboy yung Grok. So tinanggal nila yung Cho kasi magkakaroon pa ng opportunity. Usually yung sinasabay nila kapag si Kiboy ang gagamit ng Grok, kay
butts ay Benedetta. Benedetta, by the way, still open. Open pa nga eh. Hindi ganong nare-respeto dito. Hindi tayo sanay kasi... Ah, Hayabusa. Ay, binanyo nga. Sila pa nag-ban. Sila pa nag-ban. Kaya pala nakangiti. Sabi nila, Kyrie, hindi ka muna pogi. Ngayon nga ba? Hindi ka muna pogi. Pero may iba pang pogi na hero sa pwedeng gamitin si Kyrie. Inaabangan ko lang eh. Speaking of Kyrie, isa sa mga kanina magandang performance si Skylar. By the way, Skylar set the record in M-Series for the highest number of kills. He killed 17 opponents playing Beatrix. Ito yun, kanina. Ito yun, gumawa ng record-breaking si Skylar doon sa Game 1. Against pa doon sa team na tumalo sa kanila sa Grand Finals nila ng MPL Season 10 Indonesia. Pero... Men, nakikita na natin yung mga bans. Yung sinasabi mo nga talagang first doon kay Kiboy, pinipilit nila na Kiboy, mag-rock ka na. Oh, wala ka ng choice. Huwag mo na ilipat. Hindi kasi kung... Huwag ka nang mawala. Ayan pa yun. Yan ba yun? Yun, Idok. Ulit. Huwag ka nang mawala. Ayan, shoutout sa mga nakakaget sa amin. Kung hindi nyo naiintindihan, pwede nyo din pong isearch. Huwag ka nang mawala. Matik na yun. Ayan. Speaking of mawawala ngayon, it's going to be usual na hindi pwedeng gamitin dito sa ating laban. Takot na silang masaktan. At masugatan. Napag-ahalataan ko saan tumutambay. Sumasakto ka. Hindi, maganda naman mga pasok, mga entrada. Yan. Maganda naman. Fourth pick. Uy, Terizla! Holy! Terizla! Medyo mahirap ka na mag-Terizla kung... Ay, hindi. Hindi, Santi. Maganda yung Terizla. Bakit? Kasi magkakatikit yung Paramis eh. Pagka-cult-altar ka. Pagka-cult-altar, di ba? Lima kayo doon sa bilog. Yung bilog niya, mas maliit, pero mas higher chance na marami siyang mahuli. Yan, kasi ang tawag dyan, penalty zone, di ba? Penalty zone, penalty muna. Penalty muna, guys. Maganda sagot ng RRQ. Penalty zone. Titignan natin kung paano magiging sagot mamaya ng Paramis. Ng Onyx. So nakikita na natin agad yung logic ng lineup dito ng RRQ. Mas meron pa silang Valentina. So Paramis, dami. May altar din sila. May altar. Masarap din sila. Buhay dito ni Skylar mamaya sa carry niya. Pero Johed, kinuha na ng Pani boss. Muang, ay, alam mo ba, Chantel? Ano yan? Papaalam ko sa'yo. Kasi naalala ko nung ginis natin si Etomax. Anong sabi ni Etomax? Sinabi ko, sa tingin mo, sino pinakamalakas magpani dito sa M4? Anong sagot? Kyrie. Ay, nako. Pani ko na to. Sabi ni Etomax eh. Oo, sabi ni Etomax. Narinig. I watched the interview. Oh. It's a blow. Kyrie with the pani. Mataas ang kanyang mastery dito sa hero na to. And in this game, wala gaanong crowd control talaga na mag-hard luck sa kanya eh. Wala yung Franco. Pero what if mag-Franco? Malabo. Pero may chance pa rin ha. Hindi. Baksha. Albert Baksha. Okay, maganda yung sagot ng RQ. Maganda rin ang lineup, by the way, ng Onyx. So, nakapalitan na. So, na-pull off pa rin ng side ng Onyx na ang hero na Grock ay mapupunta sa kamay ni Bots. Naban, yes, yung Cho, pero nakuha nila yung Johed, which has the same innate skill set of the single targeting. So again, RRQ and the whole kingdom wants to go for 2-0. But for Onyx, gusto nilang patunayan na sila ang kampiyon ng MPL Indonesia dito sa ating laban. Kitang-kita natin ang ating MPL fans. Grabe yung suporta. Padami ng padami yung mga tao sa ano, no? Sa venue. Ayun, oh, sobrang napupuno laki na ng venue. Napupuno na yung ating venue. At nakikita na rin natin ang ating mga fans dito. Ito yung mga preview na kanina pinag-usapan natin, Ate Chantel, na talaga nakakatawa tingnan yung suporta ng mga fans doon. Lalo-lalo na nandun sa bansa nila, ginanap yung M4. Tapos, two teams galing din Indonesia ang naglalaban ngayon. Oo, tsaka of all ages yung nakikita, may mga bata, merong single, merong double. May double. So, madami tayong nakikita ngayon. At ito kinagandahan that we get to see or we get to witness the greatness of our team. Speaking of greatness. 30 seconds pa lang, may nag-flicker na. Tapos, bukas dito si CW. Medyo delik siya dito. Kaya si Kiboy kailangan talagang tumulong. Akin na ganda
naman para kay Keyboy dito, pwede siyang mag-ejector. Pagka lumalim si Vin, kailangan lang maganda yung magiging laning ng RRQ, if ever. Yun, lagi nakaangat. Mamaya, ano eh, mamaya threat talaga to si Keyboy eh. Yung ejector bato niya, may chance pa nga ng TikTok play to, yung mas mahabang bato, yung flicker. Ah, yes, oo, pwedeng-pwede. Ayan, oo. Oh. Yan yung mga sneak peek lang naman ng batuhan na magaganap. Uy, parang kailangang... Ah, ang ganda ng sagot. Ang ganda ng sagot ng Onyx pala. Kasi, tinaman si Hilda, si Vin, lalayo muna. Oo, kailangan niya muna mag-heal. Kailangan niya mag-heal. Kasi siya si Hilda. Hilda. Galing nun, ah. Galing nun, ah. Galing. Kaya nga, Hilda, eh. Bakit siya hindi mag-heal, di ba? Oo, tama. Hilda mo. Hilda. Diba? Kaya pala, ganun ang pangalit. Kaya pala, kasi sa damo siya nagtatago para mag-heal. O, kasi Hilda. Ang galing mo, Chantel. Ang galing mo, idol. Ang galing mo, idol. Pero may kita natin na for RQ and Onyx, medyo hindi pa ganun ka-intense ang kanilang rotation. Again, usually sa mga gantong laban na kita natin yan sa may turtle fight. So for Kairi, dun muna siya pupunta sa mga pwestong pwede pag-farman. Uy, ay! Nabanggamos. Nagtatago lang sa damo. Hindi si Hilda yun. Hindi nag-heal sa damo yun eh. Oh, hindi kaya. Hindi kaya, boss. First blood talaga. Pero nangyari yun, para paramis muna yung hit doon kay Kairi. Parang harang siya. Oo, humarang muna siya. Parang siya yung ano, siya yung cone sa daan. Oo. Kasi stop. Reckless driver pala to si Albert eh. Nako, baka delikado yan mamaya. But speaking of delikado, mukhang iba ang gustong gawin na ruta ng Onyx dahil hindi din sila nag-contest doon sa may turtle objective na kinuha ng RRQ. So things are a bit slow knowing na Fanny ang gamit dito ni Kairi. Ang pinakamagandang mangyari is manalo si CW in terms of the laning para mas magkaroon ng space si Kairi. Pero si Kairi ang pinaprasa dito na RQ. Mukhang kailangan niya talaga ditong buwatras kagad. Pero you can see the mastery coming in from Kairi. Tatlo man ang umipit sa kanya doon sa orange buff. Eh, nagawa niya pa rin pong takasan. But now, yung crab makukuha pa rin ni CW. Nice throw coming in from Keyboy para bigyan nga dito ng extra gold. Pero hindi na si Kairi. Skylar na pinitan mag-flicker out. Pero ngayon, si Skylar ay makakasurvive pa because of that. Hindi na napinilit ni Kairi under the turret kasi maaaring siya pa yung ma-outplay dun eh. Oo, grabe yung telekinesis dito ni Skylar. Naramdaman niya na merong Fanny na pabatating anytime. Kaya medyo nabitin din yung cables. And even the cutthroat ay not enough damage but to turn down this carry. Pero flicker out para kay CW! Uy, na tortoise po isang papasok. Tapos naagaw nga talaga. Ito yung kagandahan sa Valentina nila. At na-steal pa nga yung altar mula doon kay Sans at nagamit laban mismo sa Onyx. Spectacular usage from Clay of that Spectre Spit. Using that cold altar, ginamit na niya para makapasok na agad. Movement speed, di ba? Black na pwede gamitin doon sa ulti na yun. Aray. Kasi yung ulti si Kairi na sasaktan. Uuwi lang muna ang jungler ng Onyx Esports. Si Kairi ay nagkakaroon ng struggle. Yung purple buff niya, plano pang kunin ng RRQ. We all know na purple buff dependent ang isang Fanny. Pero ano na nga yung panghuli? Kaso nga lang may penalty zone sa may madal natural. Hindi makapwesto si CW. Meron na naman silang ginawa dito na gante nung altar. Si Albert, hindi aabutan. Nabangga ata ang taong to. Ganang bahagya itong si Kairi. Pero si R7 naman ay kailangan mapapatumba. Nasecure din dito ni Kairi yung purple buff. Tapos may 2 kills pa. But dati sa trade, kapalit din ni CW. Sky Kings with a counterplay dahil dyan kumalahati ang kalamang ng RRQ in terms of the gold. Now for Onyx, ang nagiging strength nila ngayon is if ever magkakadikit sila. Yung mga missiles from Keyboy ay malaking factor for every team fight. And even for RRQ naman, ito na yung moment for them na, teka lang, parang medyo delikado pala para sa atin na pumasok basta-basta against Onyx or doon sa pwesto ng Onyx. But for this one, pwede nating sabihin na RRQ ang lumalamang, pero top lane. Skylar na naman ang plan nilang kunin, pero hindi na ejector ni Keyboy si Skylar. Iba talaga galawan nito ni Skylar. Ang hirap ulihin, malapalos. Oo. Napakadulas. Napakadulas talaga. At saka, grabe pumugak din eh. Pugak gaming muna dito si Skylar sa ating game. Hit lang ng hit, clear lang muna ng minion wave. Ito lang yung mga kalamangan in terms of the level. Skylar is now at level 7 and even on itemization, hundreds, yes, pero malaking factor siya if ever na sumama si Skylar later on pagdating sa teamfight. Now, Onyx ay nagpupush back ng RRQ doon sa farming site, lalong-lalo na doon sa taas. RRQ is doing a great job in this early game. 5 minutes dito sa ating laban, 1.7k gold lead na. Ang maganda dito para sa RRQ, hindi pa na siya shutdown si Skylar. Kahit 0-0-0 pa KDA niya, alam mo na enough yung gold niya kasi hindi pa siya namamatay.
hindi pa siya dito napapauwi ng tuluyan. Alagang-alaga siya sa linya at mukhang makakabasag pa nga sila ng tore dahil dito sa ikot na ginawa ng RQ Oshi. Oo, grabe yung zone. Imagine mo, meron nakaharang sa'yo na baksa. Meron pang Hilda. So lahat ng pwedeng dumaan ay medyo mahirap para sa kanila. Even si Bots ay na-zone out dito ng RQ. Again, ito na naman yung teamfight natin na possible mangyari sa may buff ni Kyrie. May huli naman sila dito gagawin pero mukhang nagkamali naman na ba to. Kaso nga lang napakasakit na rin ang ginagawa dito ng damage ng RRQ. Andun yung altar talaga na sobrang annoying para sa Onyx kasi amin yan eh. Skill namin yan eh. Uy, si CW, nagawa ng paraan. Na-execute ka lang. Hindi napunta sa kanya yung kill. Tapos nahabol pa siya dito ni Clay. So that is another win for RRQ. Wala talagang bawi dito yung Onyx Chantel. Sobrang steady na ginagawa dito ni Clay. Kung sabihin natin, totoo yung binanggit mo dito na for Onyx, ang hirap isipin na yung pinaka nagiging kryptonite sa inyo ngayon is yung sarili nyong skill. Uh-oh. So, for every team fight, laging merong called outer na IMU dito si Clay. Kaya lang din naman, malakit yung kanilang team fight doon kasi alam na mga kakampi niya na meron at merong another life, the resurrected state. And Onyx Esports ngayon is a bit struggling kung paano nga ba sila magkakaroon ng trades. Si Skylar dito. Sakit na ni Skylar. Uy, tatawid si Kyrie. Maaaring yung puntahan si Skylar pero hindi enough yung kanyang damage. At hindi enough yung sustain niya para i-survive yung ganung pasok. Kasi maaari siyang batukan dito ni Ben. Isang hampas lang. Tapos mag-all out na yung RRQ. So this time, nakikita talaga natin nagsastruggle yung Onyx. Yep, sobrang nagsastruggle kasi 4.5k gold is just 7 minutes of power game. And Onyx dito ang pwede nang gawin is to hold still dito sa kanilang middle lane. As much as possible, lahat ng mga minion wave ay bigay na nila sa CW at hayaan nila si Kyrie na mag-push, na mag-push, na mag-push. Pero magiging question dito is kung gaano nila katagal kayang makahabot ng buhay pa rin si Hilda. Hilda talaga, isa damo siya binatoy. Galing siya sa damo, kaya hindi talaga mapapatumba. Si Boots naman dito ay kailangan na mag-back away. Wild charge patras. Defensive play coming in from Onyx. Si Boy, kalahati ang buhay. Pinato niya ulit. Inulit niya lang yung ginawa kanina. Pero si Ben, masurvive ba this time? Na-save pa rin talaga ni Clay dito. With a IMU. Tapos altar yung kinuha. Skylar naman ay mabubuhay pa rin. May bawi naman dito si CW. Pero hindi enough yung kanilang damage. This is a very different gameplay coming in from Onyx. Ibang-iba to sa ginawa ng RRQ kanina with the Beatrix. Hindi pa nagpa-pop off si CW compared kanina sa ginawa ni Skylar. Oo, hindi pa talaga pumuputok yung damage dito ni CW. Regardless kung meron na siyang Blade of Despair. Tingnan natin yung item kasi ni Skylar. So meron na siyang Golden Staff. So lamang siya ng isang core item. Ngayon, for Kyrie, ang una niyang binild is the Blade of Heptasis at saka Malefic Roar. Ibig sabihin, meron silang specific na gusto targeted. Si Ben naman dito ang kinuha, pero mapapatumba si Kiboy. Masyado ata siya napasobra, pero Skylar is down! Naharangan sila dito! Penalty zone nga lang, magiging susi ng RRQ Hoshi. Saan mo pipilita mag-back away? Maaari pa siyang abutan, but there goes the flicker. RRQ Hoshi still dismantling Onyx dito sa mga teamfights na nangyayari. The moment na nakikita natin yung Onyx na, uy, nakakuha silang kill. May bawi ang RRQ! Oh my G! RRQ! Naramdaman din ni Clay na wala nang cold altar dito si Sans. Dumiretso na rin siya. Pero tingnan natin, sinisimulan niya ng RRQ ang Lord Objective. Kiboy ang gusto sumilip doon pero mukhang hindi na makakapag-contest pa. RRQ with that Lord and Onyx Esports, kailangan nilang bumawi sa ginagawang aggression ngayon ng kanilang kalaban. Pataas lang ng pataas ang kalamangan ng RRQ. Purple buff na secure nila for Kyrie. Ito yung importante sa Onyx eh. Masecure lang nila yung purple buff ni Kyrie. Pag mayroong purple buff si Kyrie, malaki pa rin ang chance na maibaliktad nila itong sitwasyon ngayon. Pero mahirap. Yun lang yung struggle nila eh. Kaya pero mahirap. Parang high risk, high reward. Para lahat na magiging teamfight ngayon for Onyx is high risk, high reward. Pag nanalo sila sa isang teamfight, for sure sila ang lalamang na talaga. But speaking of, namagit natin kanina for Kyrie. Ay, nakasira pa na to. Going back. Ang dami kasing nangyayari. Parang lahat gusto natin ikwento. Pero going back dito kay Kyrie, ang binild niya is yung Blade of Despair tsaka Malefic Roar. Siya ay naka-high and dry. So kailangan magkaroon ng open space dito para matarget niya doon sa likod is si Skylar. Skylar, kanina pa siya nag-a-attempt eh. Kanina pa natin nakikita. Kasi may kaltok eh. Oo, natatakot din siya.
alam niya yung threat na pwedeng ibigay sa kanya dito ng RRQ. Lagi lang siyang sumisili pero hindi niya tinutuloy. And actually, good thing yun for Kyrie kasi naghahanap talaga siya ng perfect timing. Hindi siya reckless na, sige, mag-all-in ako dito. Alam niya rin na delikado ang kanyang sitwasyon pero may chance dito yung Onyx na i-extend yung laban dahil sa funny nila. Pwede ito mag-split push away from the fight. Tapos habol na lang siya kung kailan siya kailangan. Oo, kailangan talaga ditong magkaroon lang ng diversion play. Yung perfect, di ba, kanina, keys to victory, keys to awesome victory for Onyx is ibigay nila lahat ng pwedeng supportang ibigay. Everything, the best that they got to the Sky King. Kyrie. So, ganun na kailangan niya ngayon dahil medyo nagsistruggle din siya on taking the top. Penalty zone, ginanta rin. Hindi nakuha dito ni Kyrie ang kanyang purple buff. Hindi rin enough dito yung altar dahil late na dinelay ng RRQ yung pagkakaste to. Clay is on point with those kills. Pero si Kyrie wala nga purple buff kaya hindi siya gaano magagamit sa teamfight na yon. Si Butts ang napatumba ng RRQ and with this, makukuha na naman nila yung resources na kailangan nila. Alam mo, sa atin yung pinaka-nagiging maganda pala dito para sa RRQ, hindi natin masyado na bibigyan pansin. Pero yung mga penalty zone pala sakto ni R7. If ever na nag-penalty zone, edi makukuha. Ma-penalize ang mga players ng Onyx. Diretso dito, si Sans gamitin yung kanyang Cold Altar. After nun, Cold Altar, di ba, si Onyx, si RRQ, meron pang sarili Cold Altar. So, laging nauuna. Sinisave eh. Parang ang nagiging sitwasyon pala dito, Chantel, sino unang mainip at gumamit kagad ng kanilang altar, talo. Oo, kailangan. Kasi nag-expire agad eh. Oo, kailangan na kailangan talaga muna nilang tignan ang expiration date. Ano nga ba talagang uunahin nila dito sa mga team fight? Pero kailangan may mag-force din pala kay Clay. Napo-force kasi si Sanse, so kailangan may mag-force kay Clay. Clay, dapat other way around, may work around din sila dun sa ginagawa ng RRQ Hoshi. Pero at this point kasi 9.4k gold. Ang hirap nitong tapatan eh. Ang hirap mo mag-force ng skills kasi sobrang tatapang ng kalaban mo na alam nila na kaya nilang mangmama. Katulad ngayon, confident sila na hindi na nila i-co-contest yung Lord. Pero maaaring bigyan dito si R7. Ay, parang deja vu yata to. Napakasakto naman ang kanyang penalty zone. Pero sinaiwan na naman ni Kyrie. Mukhang wala ng chance na makuha niya ang purple buff. Nice flicker daw para kay R7 para makatakas sa sitwasyon na yon. Hinarangan ni Butts pero hindi pa rin talaga natuloy eh. Hindi pa rin sila makakuha ng pick-off. Iwas na iwas din muna ang RRQ din for a team fight, even for Onyx. Totoo na hindi sila makapag-set up ng plate. Kita natin dito si Kyrie na nagsastruggle kung paano nga ba ikakat ang mga minion wave. Isa pa lang ang nasisira nilang Torre dito po against RRQ. But for RRQ, 10k gold lead. Meron pa silang Lord dito sa may bottom lane. Ginamit na rin ang sentry para malaman kung saan manggagaling ang mga players ng RRQ. Mabilis daw na madedepensahan ng Onyx yung minion. Pero alam mo yung para pagpapasok si Kyrie, mayroon naka-ready. Ang daming nakaabang at nakita natin yun. Kaya binabalik agad ni Kyrie yung sarili niya doon sa base delay. Alam niyang delikado, pero ngayon depensa ang kanilang plano. Mauuntok si Kyrie dito at yun na nga yung sinasabi natin. Pag napasobra siya, maaari siyang mabigyan. RRQ Hoshi with a kill. Andito na nga yung altar, bibitawan na. Pero may altar din na bibitawan ng RRQ Hoshi. Binato si Albert papunta sa middle lane turret, pero he will survive. Onyx is in trouble kasi tatlo na lang yung de-depensa. But RRQ, papakita nila ngayon ang kanilang disiplina. Napagandang ginawa ng RRQ. Remember that RRQ is the runner-up. Mm-hmm. For MPL Indonesia. Ang kanilang binabalagbang ngayon is the champions. Ang kanilang penalty zone. Tapos paray dito, si Sanz. R7 na naman gumawa ng napakagandang play. CW na lang de-depensa. Si Skylar hindi na siya bibitawan. Nasa base siya mismo. Pero hirap na hirap na siya. Wind of Nature bibitawan na. Base lock na ang RRQ. At isa na lang. Sila na ang mag-a-advance. RRQ Hoshi with a 2-0 score against Onyx Esports. Binanggit natin kanina that this is the first time na maglalaban sila sa global stage. Lahat ng mga nilaro nila internationally, sila ang representatives ng Indonesia. M4 silang unang nagkatapat at ngayon RRQ ang lumalamang. Onyx Esports a bit struggling kung paano nila hahanapin yung kanilang identity dito sa ating series. But for RRQ, sadi sobrang ready sila sa pinapakita nila ng performance ngayon. Handang-handa na pumasok ang Kingdom dito sa labanan nila. Laban ang Hedgehogs. Onyx, nagkakaroon sila dito ng struggle pagdating sa in-game. Hindi sila nakakasabay doon sa binibigay at hinahain ng RRQ.
Kaya naman kailangan talaga nila mag all out dito sa upcoming game 3. Kasi kung hindi, maaari silang ma-sweep ng RRQ Hoshi. Alam mo, Sandy, for RRQ right now or for Onyx specifically, parang sila yung lost in identity. Parang mm-hmm. Nagkakaroon sila ng self-crisis. Yes, they are doing their job. Alam nila kung paano sila magro-rotate. Pero makikita kasi natin that for RRQ, they are showing no mercy. Kaya naman lamang sila ngayon with a 2-0. At alam nila, nakabisado na nila kung paano nila kukontrahin ang Onyx Esports. That is somehow the struggle at some point. Dahil for Onyx, sila yung nasa top pagdating doon sa region nila. And kung ikaw yung nasa top, ikaw lagi yung pag-aaralan, ikaw yung lagi yung itatry na kukontrahin, at nakikita natin yung bunga ng pag-aaral sa kanila ng RRQ. And yung aral na yun, yung paggawa nila ng kanilang takdang aralin, nagpe-pay off na dito sa laban na to. And if we're looking at this matchup, bago pa mag-start, ang i-expect mo talaga, Onyx eh. Yep. Sila yung defending champ sa region nila. Alam natin yung skill set na meron yung Onyx at parang basa nga nila yung RRQ eh. Yep. Pero parang iba yung RRQ na napapanood natin sa series na to. Literal na parang nagising sila pagkatapos ng matagal na pahinga. At nakikita natin yung galit nila, binubuhos na nila. Alam nila na, nandun na sila sa point na kailangan nilang ilaglag yung kanilang mga kapatid dito dahil dalawa silang teams mula sa Indonesia. Pero trabaho lang eh. Trabaho lang talaga. At isa sa parte ng pagtatrabaho nila is yung trabaho na patunayan na sila ang pinakamalakas at sila pa rin ang gustong manatili dito sa ating tournament. Again, binanggit natin para sa dalawang teams na to, parang nagkakaroon ng debate kung sino nga ba talagang malakas between the junglers for Kyrie and the rest of Onyx Esports. Sila nag-champion. Pero for RRQ, Hoshi, ang ganda na nagiging performance nila ngayon, I think there is a big factor doon sa mga naging previous games nila. Mm-hmm. Lahat ng games nila so far ay umabot ng game number 5. Yun nga. So yung stretch mo, yung kung paano yung brain function, kung paano yung moral boost that you're able to play with the best of 5 or game 5s at ikaw ang nanalo, iba yun eh. Kasi pagdating sa mga ganon, lahat na ng mga pwedeng maramdaman. Lahat na ng pwedeng emosyon ay naramdaman na ng mga players ng RRQ at lahat na mga pwedeng ilabas doon sa portfolio. Ah, yung ni Coach Arcadia ay nailabas na. So, isa na lang ang inaantay sa anti ng RRQ and I believe for Onyx, maybe it's about time for them to change a bit in terms of the strategy. Onte, no? Parang magkaroon lang ng tweaks, kumbaga doon sa kanilang ginagawa na strategy against RRQ. And mukhang sakto yung sinabi ni Coach Bonchan na the more na nandito ka sa lower bracket, the more na madami yung games na nilalaro mo sa M4 World Championships, madami ka natututunan. And yung nasabi mo, yung RRQ, na game 5 sila against Blacklist, na game 5 sila against Falcon, parang lahat yun naipon na yung learnings doon na hindi na nila inuulit yung mga mistakes. Kaya naman laban doon sa defending champs ng kanilang region, nagagawa nila ng paraan at napapakita nila yung tunay nilang lakas. Oo, kailangan na din ilabas ngayon ang tunay lakas ng ating mga teams. And speaking of tunay na lakas, mukhang may malalakas din tayo makikita at makakasama later on dito sa ating tournament. But speaking of malakas, ipasa na muna natin sa pinakamalakas na dairy product ng MPL Butters. Paki-explain naman sa amin kung ano nangyari. Big trouble in Jakarta, Indonesia. Ganito yung storyline natin for game number 2 as RRQ Hoshi secures an aggressive victory against Onyx. And kung papansinin natin dito is napaka-aggressive talaga nung ginawa ng side ng RRQ Hoshi. I would like to highlight yung Terizla pick na ginawa nila dito. Why did they pick the Terizla? Number 1, it's good against the Grok. Kung papansinin natin dito, yung Grok, yung kanyang regen ay paunti-unti. Habang ang damage ng isang Terizla ay burst. So pabugso-bugso yung damage, hindi constant, pero kapag tinamaan ka, siguradong masasaktan ang isang Grok. And it was good then against the Fanny kasi mabilis makakapag-invade yung mga members ng side ng RRQ Hoshi kapag ka meron siyang kasamang Baksha at may kasama siyang Hilda. At nakita naman natin doon na hindi din masyado talagang nakakuha ng mga buffs dito si Kyrie nung kailangan niya in the early stages of the game. Onyx dito, they were really trying to punish yung mga side, yung mga members rather, ng side ng RRQ Hoshi.
Pero ang nagiging pinaka-problema talaga kasi nila is sobrang daming problema na pinapresenta ng mga heroes ng side ng RQ Hoshi, and they can only answer one with Keyboy. Kung papansin natin, ito yung Jawhead debut at sinasabi natin, and it wasn't that great. Kaya kinailangan dito ma-isolate talaga yung isang member with the ejector. Kaso ang pinaka-problema is laging may alalay talaga from the side of RQ Hoshi. Napaka-aggressive ng play na ginagawa nila. And sa totoo lang ha, Skylar 44% teamfight participation. Hindi kinailangan ni Skylar talaga dito na lumaban or talagang sumama dun sa mga early teamfights. Dahil nga nakuha na ni Hilda, ni Baksha at ni Terizla yung control doon sa may gubat. And as you can see, iba din talaga yung pressure na pumasok kay Kyrie. Given that, nagsettle siya dito for a Fanny na tinitignan natin na possible din piliin ng side ng RQ Hoshi, ay inichapwera muna nila to. At kumbaga, sige, kunin niyo yung Fanny, meron kaming way to answer that. And nakikita naman natin na hindi din talaga, nag-a-adjust na talaga si Albert dito sa kanyang role. And with that, he is our MVP for game number 2. 408 ang kanyang KDA at yung kill participation 75.3%. Nakikita naman natin dito yung growth na meron si Albert. Kilala natin siya dati na parang sinasabi natin na siya yung isa sa mga pinakamahihirapan dito sa adjustments. Ngayon may mga tank junglers na, pero nakikita nyo naman yung iba't ibang mga junglers ngayon na sinabihan natin noon, nagbabaksha na rin sila. And this is a hero na madalas mong makikita kapag ka naglalaro ang Blacklist International. Pero dahil nga sa movement na ginawa nila, technically, RQ Hoshi, they join in the party. Ngayon, looking at the heat map dito for the side of Albert, pansinin nyo may mga nakalagay na rin mga spots or mga yellow dots doon sa jungle at the early stages of the game. This, mind you 5 seconds to 5 minutes and 5 seconds to. So grabe talaga yung pressure na nabigay. And kung iisipin mo, kapag dun siya pumunta sa may taas, meron siyang carry. Kapag ka dun siya nag-focus sa baba, ibig sabihin, merong Terizla na aalalay sa kanya. And yun din isa sa mga bagay na nagugustuhan ko sa isang Terizla pick. Kasi nga, kayang-kaya niyang i-hold yung line against doon kay Grock and yung ibang members din ng side ng Onyx. At kahit sabihin mong may Jawhead pa yan, dahil nga sa flicker, kahit papano, may way para tumakas ang isang Terizla. This would have been bad para sa side ng RQ Hoshi kung napunish sila in the early game sa isang magandang punish or counter initiation coming out from Onyx. Pero dahil nga naman, hindi din suited yung mga heroes talaga dito ng Onyx to punish, ay nagamit nila to sa kanilang advantage. Tingnan nyo kung gaano kalalim yung pag-dive dito nila Albert at ang kanyang mga members. Even though si Fanny dito, sinusubukan yung humanap ng pick-off, pero sadyang nadadamay na talaga siya dun sa damage output na meron dito yung side ng RQ Hoshi. At hindi din sila makapag-life steal at hindi din sila makakuha ng regen dahil nga sa Turtle's Poisons na meron ng isang Baksha. So, given that performance coming out from Albert, I really think na ang pinakaginagawa ng side ng RQ Hoshi dito is they try to focus on breaking down, or sabihin na lang natin, talagang binibigyan nila ng sakit sa ulo si Kyrie. Hindi nila binibigyan ng magandang early game kasi alam nila pag